bakal sa aking YouTube channel. Sa mga bago sa aking YouTube channel, ako pala si Erna Ulay, OFW dito sa Bansang Kuwait. So, nag-share pa ako ng mga basic tutorials, mga tips, at mga update po dito sa Bansang Kuwait. So, sa mga bago sa aking YouTube channel, pakipress ang red button dyan sa baba. I-like na lang din. Mag-iwan ng komento. At kung gusto mo yung magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo. Para sa sunod kong vlogs, ay isa-shoutout ko po kayo. So, aking video ngayon, share ko sa inyo ang mga dahilan bakit umuwing walang ipon ang mga OFW na tulad ko. So, tapos yung video na to. At i-share ko sa inyo kung mga ano-ano yun. So, intro muna tayo. So, una ay expensive cost of living. So, yun ang mamahaling gastos natin sa ating pamumuhay, yung pang-araw-araw natin or mga ginagamit natin. So, kagaya nating mga OFW, so, pag binili natin ang mga mamahaling gamit, mga branded, so, tulad talaga tayong maiipon yan. So, bawas-bawasan po natin ang pagbili ng mga mamahaling hindi naman po kailangan. Sa kagaya natin, hindi naman tayo lumalabas parati, hindi naman natin ginagamit. So, bawas-bawasan po natin para po tayo makaipon. So, pangalawa ay sobrang padala. So, ang sobrang padala natin sa ating pamilya, ayun ang magiging dahilan na wala, mauwi tayo, matatapos na lang kontrata natin, wala tayong maiipon kasi malaki sa maliit ang ipadala natin sa ating mga pamilya, kulang pa rin po yun. So, kalahati lang sa ating sahod or 1/4 lang mapupunta sa kanila. Kasi kagaya natin na sa probinsya naman ang ating mga pamilya, so, ma-estimate natin na ang kanilang budget lamang. So, tayo po ang mag-control na ipadala natin sa kanila. So, yan po. Kailangan po natin budgetin ang ating padala. Ang pangatlo ay overspending for our beneficiary. So, ano po yun? Ang sobra-sobrang, kagaya sa number 2, ay sobra-sobrang pagbigay natin sa ating mga mahal sa buhay. So, nandun na tayo. Gusto natin ibigay ang lahat sa ating mahal sa buhay. Kaya tayo nag-abroad. Pero, iano rin natin na may hangganan tayong mag-OFW. So, kwan lang, sakto lang may padala natin na may matitira po tayo sa ating sarili. So, pang-apat ay no emergency fund. So, ganyan nga po, wala tayong ibinukod or itinabi na para sa ating emergency. Ano ba yung emergency pag tayo nagkasakit? Or ang ating pamilya magkasakit ay wala tayong naitabi kasi nga sa mga nabanggit ay sobra-sobra tayo magpadala sa ating pamilya. Ang isa pa ay lack of financial goals. Ano po yun? Kulang tayo sa plano kung bakit tayo nag-iipon. So, dapat meron tayong goal na kaya tayo nag-iipon para po meron tayong gustong gawin or hanggang doon lang tayo. So, kailangan natin ng planuhin. So, pang-anim is magarang lifestyle. So, ang pag-pretend ng tayo'y mayaman, yun talaga ang mawalan tayo ng ipon. So, hindi naman masama ang bumili ng para sa ating sarili. So, anuhin lang natin na mayroon pa rin matitira sa atin. So, ang mga nabanggit ko po, ayun lamang po ang base lang po sa aking karanasan bilang OFW dito sa Bansang Kuwait. So, sana nakatpulot kayo ng aral sa aking video ngayon. At sa mga susunod pang video, huwag niyong kalimutang i-subscribe at paki-press ang bell icon para update po kayo sa mga videos ko tulad po nito.